araw. Ako po si Liam Jacob Ephraim mula sa Two Admirable. Narito po ako ngayon upang ibahagi sa inyo ang kwentong Alamat ng Buhaya. Handa na ba kayong makinig? Tara na at umpisahan na natin. Ang Alamat ng Buhaya ni Segundo Matias Jr. Noong unang panahon ay may isang babaeng nabubuhay sa pamamagitan ng pagbabalat kayo upang lumikom ng pagkain, ginto, anik, at mga kayamanan ng mga tao. Aya ang pakilala niyang pangalan. Tuwing umaga ay naglalagi siya sa harap ng simbahan, umiiyak at namamalimos sa mga tao. Maawa na kayo, hindi pa ako kumakain. Marami sa mga tao ang naawa at nagbibigay ng limos sa kanya. Isang gabi ay nadaanan niya si Manong Kwago. Manong Kwago, maawa ka sa akin. Naubusan na ako ng lakas. Isang gabi na ako hindi kumakain. At ibinigay ni Mang Kwago ang tangan niyang isda. Nang gabi ring iyon, ay namataan niya ang tulubi. Nakakalakan na ito ng tuwid. Isa-isa nitong tinatanggal ang gulagulanit na damit, ang mga dumi sa katawan, at ang kanyang peluka. Sinundan ito ni Manong Kwago. Nakita niya ang tunay na anyo ng pulubi, maging ang maraming pera na nalikom nito sa paglilimos sa mga tao. Ibinalita ni Manong Kwago ang kanyang nakita, subalit walang naniwala sa kanya. Isang araw, habang nasa simbahan ito, ay lumapit si Manong Kwago kay Aya. Pinagtatanggal nito ang gulagulanit na damit ni Aya. At tumambad ang mga alahas na nakasabit sa katawan. Pinakpang nito ang lumi sa katawan ni Aya. At tinanggal niya ang peluka nito. Lumitaw ang kanyang tunay na anyo. Tumakbo si Aya at hinabol siya ng mga taong bayan. Nang nasa gitna na siya ng lawa, ay nakita niyang napapalibutan na siya ng mga tao. Isa-isa niyang isinubo ang mga ginto, pera, at lahat ng laman na sakong hawak niya. Hanggang sa lumaki na lumaki ang kanyang tiyan. At ito ay nabundat. Ngunit wala siyang pakialam dahil sadyang sakim siya. Lumubog ang kanyang katawan at ilang sandali lamang ay may lumitaw na malaking buntot ng hayop na may makapal na balat. Nagtakbuhan ang mga tao dahil sa takot. Mula noon ay hindi na sila bumalik sa lawa dahil marami nagsasabi na may lumilitaw na nakakatakot na malaking hayop na may malaking bibig, matulis na ngipin, at magaspang na balat. Mula noon ay tinawag nila itong buhaya. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nasiyahan at marami kayong natutunan. Hanggang sa muli natin pakikita. Paalam! Ang pakikipagkapwa sa ating sariling komunidad ay mahalaga.
Batay sa mga aral mula sa aking nabasang kwento, Ang Alamat ng Buhaya. Maisa sa buhay ko ang mabuting pakikipagkapwa sa ating sariling komunidad sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, pagiging tapat at pagsasabi ng totoo upang tayo ay kanilang pagkatiwalaan at hindi natin sila mailagay sa peligro. Pangalawa, tulungan natin ang ating kapwa sa kahit anong paraan. Ang simpleng pag-usap, pagpapasaya, at pagbabahagi sa kanila, maliit man o malaki, ay pagtulong. Pangatlo, iwasan natin ang manloko ng ating kapwa para lamang sa sariling naisin. Pang-apat, hindi dapat tayo nagbabalat kayo. Ipakita natin sa iba ang ating tunay na pagkatao upang tayo ay lubos nilang makilala. Panglima, igalang at pahalagahan natin ang ating kapwa. Irespeto at tanggapin natin ang kanilang pagkatao, anuman ang kanyang estado sa buhay. Pagkatapos kong basahin ang kwento na Ang Alamat ng Buhaya, ay marami akong aral na natutunan. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Una, hindi tayo dapat nagsisinungaling. Laging magsabi ng totoo upang hindi mapahamak ang ating sarili at ibang tao at upang tayo ay pagkatiwalaan. Pangalawa, matuto tayong magsumikap upang makuha natin ang ating gusto sa buhay. Pangatlo, huwag tayong manloko o manlamang para lamang makuha ang ating gusto. Pang-apat, maging masaya at kontento sa kung ano ang meron tayo. Magpasalamat sa biyaya na ating natatanggap. Panglima, hindi dapat tayo nagbabalat kayo. Ipakita natin sa iba ang ating tunay na pagkatao dahil kung tayo ay mabuti, tatanggapin at tulungan nila tayo.